Hi guys, so welcome ulit sa ating module 6. So nasa part 3 na tayo class. So anyways, dito na tayo sa example number 5. So let's proceed. Sabi dito class, the rigid bar ABC is supported by a pin at A and a steel rod at B. Determine the largest vertical load P that can be applied at C if the stress in the steel rod is limited to 35 KSI and the vertical movement of the end C must not exceed 0.12 inches. Neglect the weights of the member. Okay. So, drawing natin siya, class. So, sabi, pin connected at A. And then, sabi, class, diba, yung bar ABC is rigid siya. So, hindi natin na-analyze yung ano niya. Yung possible deflection niya. Okay. And then so dito yung steel cable. Then dito yung hinahanap na ano, largest force P na pwedeng i-apply. And then may mga binigay sa ating class na mga limitations, no. Yung itong steel rod na to is meron siyang ano, maximum or allowable normal stress na 35 KSI lang. And then kung ito yung A, B, C, ito yung point C. So ito naman may maximum ano lang siya, vertical movement or vertical displacement na 0.12 inches. So bawal siya namang, so kasi mangyari dito class, pag nakapin dito, so lagay tayo ng load P dito. So, ito, tendency, bababa siya, diba? Bababa siya. Eh, ito kasi subjective sa elongation to eh. So, umahaba kasi ito. So, mangyari, bababa siya. So, limited lang to sa 0.12 inches. Anyways, define ko lang ulit yung mga properties. Okay, length is 4 feet. 0.5 inch squared. Saka 29 times 10 raised to 6 PSI. Okay, ito yung steel rod. Okay, susulat ko lang ulit, no. Sabi that yung allowable stress para sa steel rod is equal lang sa ano, hanggang 35 KSI lang. Okay. And then, ang sabi rin class, so lagi ko ito given, that the vertical displacement or movement ng point C, so tawagin ko siyang YC, no, Y means vertical, so YC is allow is hanggang 0.12 inch. So tinatanong gano'ng kalaki itong ano, pin to. Okay, so ganun lang din ulit yung solution dito class. Kailangan lang masatisfy natin yung mga allowable, no. Hindi natin ma-exceed to, at the same time hindi natin ma-exceed tong isa. So two conditions yung i-check natin. Okay, so solution na tayo siguro class. Okay. So solution. So una natin class ang gawin, consider ano. Consider yung allowable stress for rod. Okay. Maximize natin 'tong allowable stress niya. Check natin kung papasabay yung ano, yung vertical displacement ng 0.12 inch. Okay, so paano mangyayari doon class? Pag kinat ko kasi yung drawing niyan. So, 'di ba ito yung initial level niya. Horizontal siya. Okay. So, mayroon ditong ano, force P. Okay. And then ngayon, itong steel rod, magre-resist siya. Okay. No. Mag-moment tayo sa A. So, ito magre-resist ng upward. So, tawagin ko itong ano, force carried ng steel. Okay. And then, mangyayari, dahil yung steel kasi is deformable siya. So, mag-elongate siya. So, mangyayari, yung final position nito is magiging ganito.
Okay. So, ito yung exaggerated lang yung class. So, ito point A. So, ito yung dating B. Ito yung dating C. Okay. And then, from the initial level ng C, papunta dun sa final position niya. Ito ngayon yung vertical movement YC. Okay. And then, ito, kung mapapansin mo dito class, no? Mangyari kasi kung ito is bababa siyang ganyan. So, ang tendency, hahaba, di ba, mag-elongate yung steel rod. So, yung elongation niya is ito yun. Okay, ito ngayon yung tinatawag nating elongation ng steel. Okay, ba't siya nag-elongate? Kasi nga, subjected siya sa axial tensile force P steel. Okay, so consider natin itong allowable for rod na stress. So, so, di ba, stress is equal sa force over the area. Okay, so kung magiging, ito is allowable stress ni steel, edi ito magiging, ano, force carried ni steel over area ni steel. Okay, binigyan tayo 35 KSI. So, convert ko na yung class, gawin ko na yung 35,000 PSI and then equal sa pinang steel, yun yung hinahanap. Yun yung i-maximize natin. And then, yung area ng steel, ito, 0.5 inch squared. Okay, so PSI inch squared. So, yung force na makuha natin dito is, ano, in pounds. So, ilan itong P steel? So, ibig sabihin, yung maximum force na pwede natin i-carry sa steel, no, without exceeding allowable niya is, eto, 17,500. So, hanggang dyan lang yung limit niya. Okay? Okay, so kung may P-steel na tayo, class, edi kaya na natin kunin yung elongation ng steel. Okay, paano kukunin yung elongation ng steel? So, we recall that elongation is equal sa PL over AE. Okay, so for the elongation ng steel, that is equal sa force, ng actual force sa steel, and then yung length ni steel, and then area, and then yung E ni steel, at yung kay steel class. Okay? So, ang gawin natin, kasi kukunin kasi natin tong ano, no? Due to dun sa 17,500 pounds na force, tensile force carried by steel, how much siya mag-elongate? Kunin natin to. So, magiging, substitute lang natin class. So, P steel, ito, 17,500 LB. And then, yung length niya is 4 feet. So, kukonvert ko na ito kala sa inch. Kasi nga, maliliit lang ang deformation. So, liitin lang din natin unit. So, times 12 inch per 1 foot. And then, divided by area ng steel. So, 0.5 inch squared. And then, yung E ng steel, so, ayan, 29 times 10 raised to 6 PSI. Okay, so, mangyari dito, class, ito, pounds per inch squared, so, that is PSI, diba? So, PSI per PSI, so, mag-cancel. Tapos, ito, feet cancel to. So, remaining unit for deformation ng steel is in inches. So, ilan yung, ano, deformation niya. Kapag ito yung ano niya, load niya, 17,500. Okay, so sagot ito. So ayan, 0.0579. So, sulat ko. 0.0579 inch. Okay? Ngayon, class, using yung nasolve natin na to,
na deformation ng steel. Kung ito is 0.0579, ilan itong YC class? Kapag ang P ng steel na gamit natin yung maximum na kaya niya i-carry. So, di gamitin natin itong ano class, triangle, ng biration proportion. Okay. So, finally, ito yung triangle. So, exaggerate ko lang class ha. So, di ba nandito yung ano, deformation ng steel. Nandito yung YC. Tapos, yung distance niyan is, ito is 2. This one is 3. Okay. So, by ratio and proportion class, masolve natin itong YC. Okay, so by ratio and proportion. So, ito is to this, and then ito is to that. Okay, so deformation steel over 2 is equal sa YC over yung corresponding length nyo naman is 5. Okay. So, therefore, meron tayo na ito class, which is ito. So, 0.0579 ang unit is in inch. So, over 2 equals YC over 5. Okay. Ito, hindi ko na nilagay unit kasi magka-cancel lang. So, therefore, ang remaining unit ng YC na masasolve natin is in inch. So, ilan itong YC? YC na equals 0.1448 inch. Ngayon class, i-check natin. So yung pinang steel, hindi naman tayo lumagpas sa ano niya, sa allowable niya na 17,500. Actually, minaximize lang natin yung 17,500. Pero anong nangyari sa YC class, check natin. Kasi yung YC, meron naman siyang ano, kailangan na ano lang, or limit na vertical movement yung C, no? Hanggang 0.12 inch lang siya pwedeng bumaba. Yun lang yung ina-allow. Ano nakuha natin class? 0.1448, which is greater than dito. So, 0.12 inch. So, therefore, ano tayo class? Na-exceed natin yung allowable, no? So, therefore, fail na to class. Fail na siya. Kasi greater than yung nangyari sa actual kaysa dun sa ina-allow lang. Okay? So, therefore, hindi dapat ito 17,500. So, paano gagawin class? Consider naman natin yung itong YC. Sa kanya naman tayo magsimula. Okay? So, consider naman natin yung allowable vertical movement ng C, which is equal sa 0.12 inch. Okay. So, paano maging drawing? So, ito siya. So, initially, horizontal. Ngayon, gagawin natin class. Ang isi-setup naman natin is yung ano, yung vertical na ito. No? Ang dadali natin siya ng 0.12. So, dito, magre-resist yung steel. So, P-steel. And then, andi dito yung load P na hinahanap. Okay, so, ito, ililimit na natin itong vertical move na to sa 0.12 inch. Tapos, ito, ganun pa rin. So, from original horizontal line, papunta dun sa final position niya. So, ito naman yung deformation ng steel. Okay? Pabaliktad lang tayo dito, class. Magsisimula tayo sa YC. Tapos, kunin natin itong P ng steel. Okay? So, di ba using yung triangle? Yung kanina lang din. Deformation steel. Ito yung YC. So, this one is 2. This one is 3. So, by ratio and proportion. So, di ba nagawa na natin to ng deformation steel over 2 is equal sa YC over 5.
Okay, so ang meron naman tayo class itong YC. So palit natin yung YC. Deformation ng steel over 2 is equal sa 0.12 inch over 5. Okay, so therefore dito masasolve ko naman yung deformation ng steel kapag yung vertical movement ng C is 0.12. So ilan to class? In inch, naka-inch kasi ito eh. So 0.12 times 2 divided by 5. Okay, ito naman siya. So para mag-display siya ng 0.12, ito kailangan mag-elongate ng 0.048. So 0.048 inch. Ngayon, para mag-deform nyo or mag-elongate siya ng 0.048 inch, ilan naman yung required P na i-carry niya? E di back solve ulit, pabalik class. So, from ano naman tayo, deformation is equal sa PL over AE. Okay, so deformation steel is equal sa PL over AE and then steel. Okay, so ito deformation, meron na tayo na solve, 0.048 inch equals yung P steel times yung length ng steel, that is 4 feet, na i-convert natin sa inch. So 12 inch over 1 foot. PL over A, area is 0.5 inch squared, and then yung E is 29 times 10 raised to 6 PSI. Okay, so makukuha natin ba ang unit na steel dito is in pounds, di ba? Nagawa na natin to kanina. Na kapag ganyan yung unit, pounds, ito magiging inch. So, ito inch squared. Ito pounds per inch squared. So, lalabas dito yung unit ng P is pounds. So, ilan yung required ng ano? Na P ng steel para mag-deform siyang ganyan class. So, that is... Okay, so para mag-deform siyang ganyan na 0.048, ang required value ng pin ng steel is 14,500 pounds. Ito yung kailangan niya i-carry, which is ano class? Recall natin kanina. Diba, ito yung ano, no, using yung allowable stress ng steel, ang maximum na pwede nang ipa-carry sa steel is 17,500. E dito, ang requirement lang is 14,500. So that is less than yung dun sa allowable, which is ano class? Safe na yan, di ba? Safe. Hindi natin na-exceed yung allowable stress. At the same time, sakto lang na 0.12 inch itong displacement ng point C. So therefore, ay ito na pala yung tamang force na gagamitin. So redraw lang natin. So, masasolve natin class yung ano, itong largest force P na pwedeng i-apply. So, ito yung P. And then, andi dito yung P steel. So, 2 and then 3. So, this one is A. So, dahil hinge 2 at A, so, pwede natin gawin na mag-take na lang ng summation of moment at A equals 0. So, considering clockwise moments positive. So, P, ang moment arm niya is 5. And then, ito, minus P steel times 2 is equal to 0. And then, may P steel na tayo, which is itong 14,500. So, P times 5 minus 14,500 pounds and then 2 is equal to 0. So, P in pounds now is equal to how much? Or tawagin kong P safe. Ilan yan? Okay, so ayan. 5,800. So, the largest force P na pwede nating ipa-carry dyan sa system na yan without exceeding yung allowable stress and then without exceeding yung allowable
vertical displacement ng sea is itong 5,800. Okay, so let us check kung correct. Okay, so correct siya. Okay, so next. The rigid bar AB attached to aluminum and steel rod is horizontal before the load P is applied. Find the vertical displacement of point C caused by the load P is equal to 50 kN. Neglect all weights. Okay, so draw natin. So sabi yung bar A, AB is originally horizontal. So ito siya. And then attach sa aluminum. And then sa steel. Okay. So given ang mga properties para sa alum, 3 meters, 300 mm squared, E equals 70 GPa. Okay, and then itong steel. GPa. Okay. And then, so ito yung A, ito yung B. So, meron daw load sa point C, no? Dito yung C. So, dito meron load P. P is equal sa 50 kilonewtons. So, the distance is 3.5 dito. 2.5 meters. Okay, so tinatanong. So, since ito kasi mga cables na yan, okay, or mga rods na yan, rather, is subjected siya sa, ano, di ba, deformation. Kapag hinila ko to, so, ito, mag-elongate, ito mag-elongate. Kaso, ang problema, class, hindi naman kung ano yung paghaba nito, yun din yung paghaba nito, class, kasi magkaibang material yan. Okay, so ang tendency class, possible na ang final position niya nakaganyan siya or nakaganito. Okay, so paano malalaman class, no, kung sino yung mas mahaba yung elongation sa dalawa? Kasi kung sino mas mahaba, edi siya yung mas nakababa, di ba? Halimbawa, mas mahaba, tapos mas mahaba, ito makes it. So pag ganun siya, ito kung mahaba, mas mahaba elongation ito kaysa dito, pag ganun naman, pakabila. So, paano natin malalaman, class? E di kunin natin yung mga forces carried nila tapos solve natin yung deformation, actual deformation. Okay? So, solution. So, ito yung A, B, and then dito yung C. 50 kilonewton. So, therefore, magre-react yung dalawang rods ng pataas. So, ito yung tawagin kong P carried ng aluminum. Ito naman yung P carried ng steel. Okay. So, paano kukunin yung dalawang yan, class? Eh, di ano tayo. Mag-take na lang tayo ng summation of moment dito sa A equals 0. So, by taking summation of moment at A equals 0, considering clockwise moments positive. So, lagay ko yung distances. 3.5, 2.5. So, moment ako dito. So, ito clockwise. So, that is 50 kilonewtons times the moment arm. 3.5 meters. And then, ito, counter. So, minus P steel. And then, moment arm niya is 3.5 plus 2.5. That is 6 meters. So, equals 0. So, magka-cancel yung meters. Matitira kilonewton. So, ilan yung force carried ng steel. Okay, so that is
29.166 kilonewtons. Okay, so paano naman kunin yung pinakalong? So that is by taking summation of forces naman, vertical equals 0. So considering upward forces positive. Okay, so vertical, so that is P alum plus P steel minus 50 kilonewtons is equal to 0. So rewriting the equation, P alum plus ito P na steel 29.166 kilonewtons minus 50 kilonewton equals 0. So ilan yung P force carried naman nung aluminum? So that is 20.833 kilonewton. Okay, so meron na tayong mga forces ng dalawa, edi makukuha na natin yung mga elongations nila para madrawing natin ng tama yung orientation nito after nung application ng load P. So for the deformation ni alum, unahin natin siya. So deformation alum is equal sa PL over A in aluminum. So deformation equals P alum, that's 20.833 kilonewton siya, di ba? So ang gawin natin, class, convert na natin sa newton. So times 1000 newton per 1 kilonewton, and then yung length, anong length ng aluminum? 3 meters. So convert ko na yan, 3000 mm area. So this one is 300 mm squared. And then yung E is 70. So convert natin sa megapascal. So that is 70,000 megapascal. Okay. So cancel ang kilonewton. Matitira newton per mm squared. That is megapascal. So megapascal per megapascal. So cancel. So matitirang unit mm. So ilan yung deformation ng aluminum? Okay, so ayan, 2.976. Check ko lang, class, kung tama. Okay, mukhang tama naman. So 2.976 mm. Okay, so for ano naman tayo? For steel. Deformation steel. So that is deformation steel equals PL over AE na steel. So that is, so P ng steel, ito yun, asa na, ito ta, 29.166. So convert ko na rin, so times 1000 per 1 kilonewton, length ng steel, 4. So, gawin ko na siyang 4,000 mm. Area ng steel, 500. And then, yung E ng steel, 200 GPA. So, 200,000 MPA. So, same, the resulting unit is in mm. So, ilan yung class? Okay, so ayan, 1.166 mm. So ano nakita mo, class? Mas nag-elongate itong aluminum kaysa dito sa steel. Tama ba? So ang final orientation yan, class, pag dinrawing ko yan is paganito siya. Okay, so originally horizontal siya.
Ngayon, ito na siya. Okay, ito ngayon yung deformation ng alum. Ito naman yung deformation ng steel. Okay. Kasi mas mahaba siya kaysa dito. So, ang tinatanong is yung vertical displacement of point C. So, di ba ito yung point C dati? So, napunta na siya dito. So, ang tinatanong ito. So, anong tatawag natin dyan, class? YC. Okay. So, yun yung tinatanong. So, anyways, isolate ko lang ito, class, para mas madaling naintindihan yung figure. So, horizontal. Ito yan. And then, dito yung C. YC. Okay, so define lang natin yung mga dimensions. So, this one is 3.5, 2.5. And then, ito is 1.166. Sinasold natin. Ito is 2.976 mm. So, paano kaya kukunin yan, class? So, geometry na lang yan, di ba? So, ang gawin natin, kunin natin din yan. Para makapag-isolate tayo ng triangle. Okay. So, isolate natin itong triangle na ito. Okay. So, ano mga matitira? So, since itong height na ito is deformation ng steel. So, therefore, itong height na ito is deformation na lang din ng steel. Yung value niya. So, ganun din dito. So, therefore, ito ilan? Ito class. Ilan ito? E di, itong deformation ng alum minus yung deformation ng steel. Okay. As ito, yung natitira sa baba, ito yan. So, tawagin ko siyang x value. And then, so this one is 2.5. This one is 3.5. Okay. So, ngayon, by ratio and proportion. So, ito is to this and then ito is to that. So, that is x over 2.5 is equal sa itong height na ito. So, ito yan. Over yung length na ito. So, 3.5, 2.5, that is 6. Okay. So, ilan yung x? So, yung x na masasolve natin, class, is in millimeters din. So, x equals 0.7539. So, siguro 0.0754 mm. Pwede na yan. Okay. Pero hindi yung tinatanong, class, na tinatanong yung total length na YC. So, using this figure, class, paano kukunin yung YC? E di YC equals itong length na to, which is the same dito sa length ng deformation ng steel. And then, plus X. So, deformation steel. Then, plus X. So, 1.166 mm plus 0.754 mm YC. So, YC now equals. Okay, so, ayan na. 1.9206. Or 1.921 mm. So, yun na ngayon yung vertical displacement ng point C. Okay, so let's check kung correct. Okay, so 1.921 mm. So, correct siya. Okay, and then last problem na tayo, class, para sa module na 6 na to. Okay.
So, 6 steel cable supports a circular molding of diameter 2 mm. The cables are spaced equally along the perimeter of the molding. The molding weighs 2.5 kilonewton per meter. So, ano yung mga tinatanong? Calculate the tension in each cable. Calculate the minimum diameter of each cable if the allowable stress is 124 MPa. And calculate the vertical displacement of the molding if the diameter of each cable is 10 mm. Okay. So, paano yan? So, first is i-draw ulit muna natin. So, 6 na cable equal space. So, pag kaya sinabi niya class na equal space, para masabi niya ano, equal lang yung mga tensions na being carried nitong mga ano na to, cables. Okay, so ganyan siya. So, pwede na siguro yan. Then, meron din dito sa likod. Okay, total height, vertical height is 3 meters. Ito is 2 meters. Okay, tapos, ano pa? So, itong molding na to, meron siyang weight na ano, na naka-express sa ano, per meter. So, weight niya is 2.5 kilonewtons per meter. Okay, so paano kukunin class yung mga tension sa cables na yan? E din gawin natin class, putol-putulin natin, di ba? Para mapalabas natin yung tension. So pag pinutol mo, ito kasi meron tong ano, overall weight. Okay, so may weight, so ika-counter ng mga cables. So ito, magre-resist ng mga patas. So, dahil pare-parehas lang yung class, pwede yung gagawin kong symbol nila is iisa lang. Okay. So, let's say yung tension dyan is tawagin kong ano. Force carried by cables. P cable. Lahat yung P cable. Ito P cable din. Lahat sila pare-parehas lang. Okay. So, paano kukunin yung class? Eh, di ba take na summation of forces vertical, di ba? Pero bago tayo pumunta doon class, kunin muna natin itong weight. So, ano yung total weight class? So, may binigyan tayo ng intensity niya, di ba? Kilonewton per meter. Ilang metro ba siya class? 80 times the perimeter, di ba? So, that is 2.5 kilonewton per meter. So, ilang metro siya, gano'n siya kahaba. So, ilan yung circumference? That is pi d. Yung diameter is 2 meters. So, magiging weight is in kilonewtons na lang. Okay, so that is 15.708 kilonewtons. Okay. So, ngayon paano nang gagawin? Mag-take na tayo ng summation of forces vertical para makuha natin yung tension. So, by taking summation of forces vertical is equal to 0, considering upward forces positive. So, sino yung mga upward forces dito? Eh, di mga vertical components nila, di ba? Ano ba yung slope class? Kasi may slope to eh. Ano yung slope? Pare-pares naman sila ng slope eh. Okay, ano yung slope? So, rise. And then yung run, yung kalahati. So, 3. Ito is 1. Okay. So, kung 3 to, ito 1. Edi ito is square root of 10. Okay. So, by taking summation force vertical is equal to 0, considering upward force is positive. So, bali 6 na vertical component ng P-cable. Paano kunin yung vertical? E di 3 over square root of 10. So, 6 na vertical component. So, that is 3 over square root of 10 ng P-cable. Okay. And then, minus yung weight is equal ngayon sa
0. So 6 times 3 square root of 10 pk volt, and then yung weight na solve natin, so 15.708 kilonewtons equal to 0. So yung mga solve natin unit ng pk volts in kilonewtons, so ilan yan? Pk volt now is equal sa 2.759 or 2.76 kilonewtons. So, ito yung sagot doon sa unang tinatanong class, yung calculate the tension, yun yung tension sa cable. Okay, next. So, this one is for A. Tension in cable. And then for B, anong tinatanong? So, diameter if yung allowable stress is 124 MPa. Okay. So, para masagot yan, so, formula lang ng stress. So, P over area. So, kung ito is para kay cable, edi ito, force ni cable over area ni cable. Okay, ilan to? 124 MPa is equal sa force ni cable. So, nasolve na natin yan, 2.76. So, dahil kilonewtons to class, ko-convert ko na yan sa ano? Newtons. So, 2. So, siguro gamitin ko yung exact value, no? Kasi, ayoko nag-round up class eh. Ayan, ang gagamitin ko to. 2.759.61 newtons. Okay lang ba? Over yung area ng cable. So, that is in terms of D. So, that is pi over 4 times D diameter squared. So, MPa, newtons. So, masasolve natin diameter is in millimeters. So, D now is equal sa 'yung sagot. Ayan, lumabas is 5.32. So ito ngayon 'yung required diameter no, para hindi natin ma-exceed 'yung allowable stress. So ito 'yung sagot. Okay, and then lastly, calculate the vertical displacement of the molding if the diameter of each cable is 10 mm. So C, vertical displacement ng molding. So tawagin ko na lang siya ano? Ay, disulit ko. Vertical displacement of molding. Okay. So, paano gagawin yung class? So, siguro, ang idodrawin ko na lang class para mas madaling ma-illustrate is, di ba ito yung initial niya? Ito yung molding. So, dalawa na lang yung pinakita ko class. Ay, hindi pala nakikita. Ayan, ito yung molding. Ito yung dalawang cables na lang yung pinepresent ko. Okay, okay lang naman yun. So, originally, ano yung length na ito, class? Ano yung original length niya? So, di ba ito is 3 meters. And then, ito is 1 meter. So, by Pythagorean, no, ito ngayon is square root of 10 meters yung length niya. Okay. Yun yung original length niya. Ngayon, nung may weight kasi siya, so di ba ang nangyari? Dahil yung cable is deformable, so haba siya, no? So initial length niya is square root of 10. So naglagay tayo ng weight. So mangyari dun, hahaba siya class. Okay. So yung dating length niya na square root of 10 meters. Okay. Ito representing isang steel cable. So, hahaba siya ngayon by tatawagin natin deformation ni cable. Okay. So, paano kukunin yung deformation na yan? Eh, di ba yung formula nung ano?
ng axial deformation PL over AE. So, ang gusto ko nang sabihin, class, from initial length niya na square root of 10, hahaba siya dapat. Tama ba? Pero, class, yung paghaba niya, hindi naman rect ng ganyan. Kasi, pag pinahaba ko siyang ganyan, edi, mangyari, lalaki yung bilog. Hindi naman ganun yun, di ba? So, mangyari niyan, class, from the initial length square root of 10, ganito na siya. So, re-represent ko siya as yung green. So, yung molding, bababa lang siya dito. Pupunta siya dito. Okay. And then, from ito yung unang length niya, magiging ganito na siya. Ganon din dito. So, ganon din yung lahat, no? Mangyari, yung bilog, bababa siya. Tapos, ito na yung bagong length niya. Which is, ito. Okay. So, itong length ng cable na to, ito siya. Yung square root of 10 meters plus yung deformation ng cable. So, ang tinatanong class is itong vertical displacement ng molding. So, tawagin ko siyang Y molding. Okay. So, paano masasolve yan class? Ititingin natin itong drawing. No? Diba ito is 3? Okay. Tapos, ito yung Y molding. Tama ba? Tapos, from center, ito is 1 pa rin naman. Tapos, yung length na to is square root of 10 plus yung deformation niya. Ito. Okay. So, isolate ko itong triangle na to. So, isolate yung triangle. Ano mangyayari? So, isolate ko itong triangle na to. Kalas, ha? So, ito yan. Okay, yung total height is equal now saan? Total height is equal sa 3 plus itong Y molding, di ba? Ito, ito plus ito. Okay, so ito magiging 3 meters plus Y molding. Okay, ito ilan itong horizontal? E di ito naman yan yung 1 meter. Ito ilan to? Ito ngayon yung original length plus deformation ng cable. So, tawagin ko itong square root of 10 meter plus deformation ng cable. Okay, nagigets pa. Wait lang ha. Ayusin lang natin. So, ito yung bagong triangle. So, para masolve natin itong Y molding, hindi kailangan kumakuha yung deformation ng cable. Para makuha yun, so, for deformation ng cable, so, that is deformation equals sa PL over AE. So, that deformation cable is equal sa PL over AE ng cable. So, ilan yung P ng cable class? So, balikan natin dito. Yung force carried ng cable is ito, 2.76. Pero, in newtons, that is, kanina is ano, 2759.61 newtons. Ilan yung length ng cable class? So, di ba ito yung length niya? Ito yung length, original length ng cable. Tawagin ko itong L. Ayan, di ba? So, square root of 10. Kaso class, di ba, naka ano to? Meters. So, sige, hayaan ko lang meters yan class kasi yung mga units ko dito naka meters din eh. Okay. So, ito, over area. Ano yung area ng cable class? Ano bang sinabi para sa letter C? Di bang sabi dito class is that? Ayan o. Yung each cable is 10 mm. Okay. So, ito given diameter. 10 mm. So, that is pi over 4 times 10 mm squared. And then,
ilan yung E ng table class? Walang sinabi, tama ba? Pero class, di ba sabi, still siya. Kung marirecall mo class, sinabi ko class kung walang sinabing modulus of elasticity ng steel, use natin yung 200 gigapascal. Okay, so gagamitin ko dito is 200,000 megapascal. Okay, so check natin yung mga units. So, Newton mm squared, so that is MPa, diba? So, MPa, MPa cancel. Remaining unit is in meters. So, ilan ngayon yung elongation ng cable in meters? Okay, so ayan, in meters, that is 5.5 × 10⁻⁴ meters. So, sobrang liit lang niya. Okay, so balikan natin itong triangle na to, class. Nagets mo na ba to? Okay, so rewriting yung triangle na yan, magiging ano yan, class. So, this one is 1 meter. Ito magiging ano? Square root of 10 plus 5.555 × 10⁻⁴ unit is in meters. And then, ito is magiging 3 meters plus yung vertical displacement ng molding. Okay, so anyways, right triangle yan. So, by Pythagorean. So, okay, so, 1 squared plus 3 plus y ng molding squared is equal to the hypotenuse square root of 10 plus 5.5 × 10⁻⁴ squared. Okay, so sa equation na to, class, y na lang ng molding yung unknown. Pero take note, class, naka-meters pa yun lahat, diba? So ilan yung y molding or yung vertical displacement ng molding in meters? Okay, so ayan, in meters, ito yung sagot, 5.856 × 10⁻⁴. And then unit is in meters. So palitin natin yung unit, gawin natin millimeters. So in millimeters, ilan na yung vertical displacement? So times 1,000 lang, diba? So times 1,000. So that is 0.5856 millimeters. Okay, so ayun na yung final answer. So kung medyo nalito ka, class, kung paano nabuo itong triangle, so balikan mo lang ito. Balikan mo lang ito, class. Imagine mo kung paano ang ginawa. So nag-elongate, no, from initial length na square root of 10 naging square root of 10 plus deformation, pero yung movement, pababa lang siya para ma-maintain yung size ng molding. Okay, so check natin, class, kung correct yung mga sagot natin. Okay, so para sa tension, which is itong P cable, 2.76. Para sa diameter, without exceeding allowable stress niya, 5.32 mm. And then finally, para dun sa displacement, no, symbolized dyan sa answer na delta V ba yan? Anyways, ayan, 0.5856 or 0.59 millimeters. Okay, so hanggang dyan na lang, class, yung topic natin regarding sa module 6. So, thank you, guys, and
God bless.